po sa Finding Hope with Ami. Let's... Kapatid, marami ka bang pinagdadaanan sa buhay? May mga problema ka, may mga pagsubok, nangihina ka na ba? Dahil sa mga kabigatan na dinadala mo sa buhay mo, dahil sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin? Kapatid, kung ikaw ito, halika. Lumapit tayo doon sa may control ng lahat sa mundong ito. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kayang-kaya niyang kontrolin kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Sabi sa Isaiah 40:29 hanggang 31, pinalalakas niya ang mga nanghihina at napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, hindi sila mapapagod. Lumakad man sila, di sila manghihina. Yun lang pala ang susi. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, tayo daw ay magkakaroon ng bagong lakas. Lilipad tayo katulad ng agila. Hindi tayo mapapagod. Hindi rin tayo manghihina. Sabi nga doon sa nabasa ko, eagles represent honesty, truth, strength, courage, wisdom, power, and freedom. As they roam the sky, they are believed to have a special connection to God. Alam nyo, naniniwala ako sa nabasa kong yon. Kasi sa Bible, ang daming beses nabanggit ang agila. Kinukumpara yung lakas natin kapag tinanggap natin si Lord sa lakas ng mga agila. Kaya konektado rin sila sa Panginoon. Kaya kapatid, gusto mo rin bang magkaroon ng lakas tulad ng isang agila? Matatag sila, meron silang karunungan, meron silang kapangyarihan, at meron silang kalayaan. Ang tanging hinihingi lang ng Diyos sa atin ay ang magtiwala tayo sa Kanya. Manampalataya tayo. Alam ng Diyos kung anong sitwasyon mo, kapatid. Alam niya kung anong mga pinagdadaanan mo sa buhay. Alam din niya kung paano hihipuin yung puso ng mga taong pinoproblema mo. Alam din niya kung paano aayusin ang sitwasyon mo. Nakikita ng Diyos ang lahat. Nakikita niya rin ang future. Pero alam mo, higit sa lahat, ang Diyos ang pinaka nagmamahal sa iyo. Inalay niya nga ang buhay niya para sa iyo, di ba? Ano pang hindi niya gagawin para sa iyo? Kaya kapatid, kung gusto mo magkaroon ng kapahingahan mula sa mga kabigatan na dinadala mo sa buhay, bakit hindi mo ipagkatiwala lahat yan sa Panginoong Diyos? Mas maganda kung pati ang buhay mo ay pagkakatiwala mo sa Kanya kasi siya ay tunay na nagmamalasakit sa iyo. Sabi nga ni Lord Jesus, diba, sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong paasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya kung gusto mo kapatid, halika. Mag-pray tayo, sumunod ka lang sa panalangin. Sabayan mo ko. Panginoong Jesus, maraming salamat at inalay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ko. At sa kaligtasang binigay mo, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi kaligtasan na rin sa mga problema ko sa buhay, sa mga kabigatan dinadala ko. Ililigtas mo rin ako. Maraming salamat sa biyaya mo. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Binibigay ko na sa iyo lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga agam-agam ko sa buhay. Ikaw na maging Panginoon ko, maging Savior ko, maging hari ng buhay ko. Binibigyan kita ng kalayaan, kumilos sa puso't isipan ko, sa buong pagkatao ko. Isinusuko ko na ang lahat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon Jesus, dahil alam ko na hindi mo ako tatanggihan. Sa iyong pangalan, ito po ang dalangin ko. Amen. Kapatid, kung yung pinag-pray mo, asahan mo, nakikilos na ang Panginoon sa buhay mo. Kung ano man yung mga mabibigat na yan, bigay mo na sa Kanya. Pabayaan mo na siya ang kumilos. Pabayaan mo na siya ang magdala niyan. Of course, nandiyan pa din yan, pero alam mo, lahat siya magiging magaan na kasi may katulong ka. Okay? God bless you. Maraming salamat po ulit sa panonood ng Finding Hope with Annie.